sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, 17 pang hostage pinakawalan na ng Hamas sa pangalawang araw ng ceasefire sa Israel. Pero 60 taong gulang na Pinay na posibleng nadukot din, patuloy na hinahanap ng pamahalaan. Opisyal ng PNP na nagpaputok umano ng baril sa isang bar, arestado. Panggana motorsiklo at truck, isa patay, dalawa sugatan. Miss Universe Philippines Michelle D. magbabalik trabaho agad. May exciting project pa kasama si Miss Thailand. At ang pasilip sa pasiklaban ng mga higanteng parol sa Pampanga. 17 pang hostage ang pinakawalan ng Hamas sa ikalawang araw ng ceasefire deal sa Israel. Samantala, laking pasasalamat ng Pinoy caregiver na si Jimmy Pacheco na napabilang siya sa unang batch ng mga pinalayang bihag na papatrol Michael Delizo. Tapos na ang bangungot para sa ilang nabihag ng militant organization na Hamas sa Israel. Mahihigpit na yakap ang sumalubong sa kanila mula sa mahal sa buhay. Ang Pinoy na si Gilinor Jimmy Pacheco, ibinahagi ang kanyang almusal. Sa wakas, hindi na raw tissue ang kanyang kakainin. Sa kwento ni Pacheco kay Philippine Ambassador to Israel, Juni Lilo, ipinagpasalamat niya sa Panginoong buhay pa siya. Pamilya ang lagi niyang iniisip para manatili ang pag-asa at kumapit sa buhay. Pero ang iba, hindi pa makapagdiwang. Mahigit 200 pa kasi ang bihag ng mga terorista. Ang pamahalaan ng Pilipinas, sinahanap pa rin ang 60 years old na Pinay na si Noraline Babadilla na posible umanong nadukot din. Nakuhaan na siya ng DNA mula sa kanyang pamilya sa Israel at hindi pa nakukumpirma kung isa siya sa mga bangkay na hindi pa nakikilala. Sana maging hostage yung tao, no? Pero the alternate kasi kung hindi hostage si yung isang Pilipina. By the way, she's a dual citizen, no? May Israeli citizenship. Kung hindi siya hostage, dalawa lang ang paliwanag niya. Nagtatago siya sa buhay ni Shell, ayaw niya magpakita. O isa siya sa mga namatay. Kasi marami pang hindi ma-identify na bodies. Pero ayon sa samahan ng pamilya ng mga nadukot na bring them home now, totoong dinala ng Hamas si Babadilla noong October 7 attack habang dumadalo siya sa isang pagdiriwang sa kibits ni Rim kasama ang partner na si Gideon Babani. Pinatay ang kanyang partner. Sa huling komunikasyon niya sa kapatid na si Exo, sinabi ni Babadilla na maaring hindi na siya makauwi. Samantala, nasa higit 100 na ang mga Pilipinong nailikas mula Gaza Strip habang may nasa 12 pang inaasahang makatatawid ngayong weekend sa Rafah border crossing. Daang-daang truck naman ng humanitarian aid ang naipasok na sa Gaza. Ang paglaya ng mga hostage at pagbubukas ng border ay kasunod ng 4 na araw na ceasefire deal sa pagitan ng Hamas at Israeli military. Pero kahit tumigil ang bombahan, hindi nagpapahinga ang Israeli forces sa paghahanda para sa susunod na yugto ng kanilang operasyon. We will not stop until Hamas has been dismantled. We will not rest until everyone of our hostages returns home. Samantala, 17 pang hostage ang pinakawala ng Hamas sa ikalawang araw ng ceasefire deal sa Israel. Kabilang dito ang 13 Israeli at 4 na Thai. Kabalik niyan ang pagpapalaya naman ng Israel ng 39 na Palestinian prisoners. Michael Delizo, ABS-CBN News. Patay ang isang security guard habang sugatan naman ng kanyang asawa at anak. Matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa isang nakaparadang truck sa Infanta, Quezon kagabi. Pauwi na sana mag-anak mula sa pinuntahang birthday party. Ayon sa mga pulis, posibleng madilim at madulas ang kalsada kaya nangyaring aksidente. Wala rin pong suot o wala rin umanong suot na helmet ang mag-anak. 15 magkakamag-anak naman ang sugatan matapos mahulog sa palusong na bahagi ng daan ang sinasakyan nilang van sa Mauba naman sa Quezon pa rin. Mula Pasig City ang pamilya na mag-outing sana sa Cagbalete Island. Ayon sa mga pulis, nakatulog ang driver kaya lumihis ang sasakyan sa kabilang lane. Dinala na sa ospital ang mga biktimang mayroong minor injuries.
Pinagnakawan ng isang lalaki ang isang vape shop sa Calibo, Aklan. Kita sa CCTV footage ang panloloob ng lalaki sa shop na dumaan sa bintana noong Biyernes ng madaling araw. Nag-ikot pa sa shop ang suspect at tinakpan ang CCTV camera para hindi siya makita. Sa imbestigasyon ng Calibo Police, sinira ng suspect ang bakal na bintana para makapasok. 40,000 halaga ng pera at mga gamit ang tinangay sa shop. Inaalam pa ng mga pulis ang pagkakakilanlan sa mga kawatan. Para-paraan naman ang ilang mamimili para makabili ng murang pang Noche Buena. Ang ilan, sinasamantala ang mga sale at promo. Lalo't naglabas na rin ang price guide ang Department of Trade and Industry para sa Noche Buena items. Nagpapatrol, Jose Carretero. May nakatabi ng pang-spaghetti, queso di bola at fruit cocktail si Lola Virginia. Pagpasok pa lang kasi ng Bearman's, nag-umpisa na siyang mamili para hindi pagaanong mahal ang presyo ng mga panghanda sa Noche Buena at habang wala pang pinapalabas na suggested retail price o SRP ang DTI. Bumibili ako pag mayroon mga promo sa grocery. Pag mayroon akong ekstrang pera, binibili ko na. Nakatipid ka dun. Pagka mga sale. Gaya ni Lola Virginia, tuwing may extra budget din, namimili ng pang Noche Buena si Nori. Nakabili na ako ng pasta at saka yung mga sauce. Siguro sa susunod naman, sa sahod, pag may extra na naman sigurong matitira, kahit papano yung kung may pang salad, baka pwede na rin. Naglabas na ang Department of Trade and Industry o DTI ng price guide para sa Noche Buena items. Sa 240 na produkto sa listahan, 152 ang nagmahal kumpara noong 2022. Kabilang dito ang cheese na nasa 1 peso 50 centavos hanggang 49 pesos ang itinaas. Ang queso de bola naman nasa 12 pesos 10 centavos hanggang 33 pesos ang dagdag. Tumaas na rin ang presyo ng elbow at salad macaroni na umabot sa mahigit 13 pesos. Ang spaghetti nasa mahigit 10 piso. So naman ang itinaas. Sa mga nagbabalak naman na maghanda ng lechon sa Pasko at bagong taon, may taas presyo ng aasahan. Pero huwag umanong mabahala dahil marami ang supply ngayon. Ayon sa La Loma Lechoneros Association, nakarecover na ang ilang babuyan sa epekto ng African Swine Fever o ASF. Malagay ko po magiging stable po no, compared to previous years. Depende po kung anong bibigyan ng bihero ang presyo nila. Kasi hindi natin pa alam kung magkano itataas nila. Sa ngayon, pumapalo sa 6,000 pesos hanggang 15,000 pesos ang presyo ng buong lechon. Pwede namang bumili ng per kilo lang na nasa 1,000 pesos pataas ang presyo. Nakasanayan natin mga Pilipino, pagdating ng Pasko, lahat ng iniipon natin, magkaroon lang ng lechon, napakasaya na ng pamilya. Bukod sa lechon, patok din ang ham. Sa dinarayong tindahan ng ham sa Maynila, may 20 pesos ng dagdag sa presyo. Pero mahal man, bibili pa rin si Jojo. Tradisyon natin yan eh. So medyo mahal siya. So talagang we make an effort na magkaroon, lalo na sa Pasko. Nasa 1,660 ang presyo ng isang bilog na Christmas ham na may timbang na 1 kilo. Hindi pa masabi ng mga nagtitinda kung may paggalaw pa sa presyo habang papalapit na ang Pasko at bagong taon. Jose Carretero, ABS-CBN News. Hindi magkamayaw ang mga Pinoy na sabik na sumalubong kay Miss Universe Philippines Michelle Marquez D. kagabi. Ayon sa beauty queen, may corona man o wala, walang makapipigil sa paggawa ng mga proyekto para magbigay karangalan sa bansa. Nagpapatrol, Ana Cerezo. Bit-bit ang bandila ng Pilipinas, nagtakbuhan ng fans na sabik na bumati sa pagbabalik ni Michelle D, ang pambato ng Pilipinas sa Miss U na nagpaalam muli ng Pinoy Pride. Ang sarap maging Pilipino! MMD! MMD! Fit for a queen ang inihandang pagsalubong ng fans. Pero syempre, ang pinaka nasasabik i-welcome home si Michelle ay ang kanyang ina na si 1979 Miss International, Melanie Marquez. Michelle Marquez D. Filipina! Hindi man
nakuha ni Michelle ang corona. Ipinagmamalaki pa rin siya ng mga kababayan. Lahat na nangyayari may dahilan. Alam ko, marami pa tayong pwedeng ipakita sa buong mundo. Pinakita talaga natin kung gaano kalakas ang bayanihan spirit ng Pilipinas. Pero ayon kay Michelle, hindi sa entablado nagtatapos ang kanyang misyon at patuloy pa siya magdadala ng karangalan sa Pilipinas. Crown or no crown, I know that we will all shine. Ako po, you know, I'm an actress, I'm an entrepreneur, I'm a philanthropist. Lahat po yun, ipapagpatuloy ko lang po. Kasama sa mga aabungan kay Michelle ay ang pagbalik niya sa telebisyon. At good news para sa 4D fans. May nakalatag silang proyekto ni Miss Universe First Runner-up Antonia Porcel. Nang tanungin kung collab ba ito. We'll see. May news kaming natanggap nung pauwi na kaming dalawa, kaya abangan niya na lang. Kinilala rin niya ang matinding suporta ng Pinoy pageant fans, kaya siya humakot ng special awards. Pinakita talaga natin kasi it was a voting, and grabe talaga kapag nagkaisa ang buong Pilipinas, lahat mauguhan natin. Hindi lang ako naging isang lumalaban, pero lahat. Lahat tayo, 118 million Filipinos talaga. Kaya maraming salamat. I love you all. Ani ni Michelle, ang tagumpay niya ay tagumpay ng buong Pilipinas. Kaya inaanyayahan niya ang mga Pinoy na muli iwagayway ang watawat ng Pilipinas sa pinaplanong Thanksgiving motorcade ng Miss Universe Philippines. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Susunod, cremation sa labi ni dating BNP Chief Camilo Cascolan na tuloy sa kabila ng pagtutol ng mga kapatid. At kampiyonato sa men's basketball ng UAAP Season 86, paglalabanan ng UP at Lasal. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Arestado ang isang pulis na nagpaputok umano ng baril sa isang bar sa Barangay Laging Handa, Quezon City kaninang madaling araw. Sa paunang investigasyon ng QCPD Station 10, nakipag-away si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong sa isang waiter at isa pang individual. Nagpaputok umano ang pulis ng baril ng dalawang beses sa labas ng bar at nanutok pa ng baril. Nakatalaga si Abong sa Legal Service Department ng PNP National Headquarters at dating hepe ng QCPD, Criminal Investigation and Detection Unit. Mahaharap ang pulis sa reklamong alarm and scandal, paglabag sa Omnibus Election Code dahil sa pagpapaputok ng baril at iba pang kaso. Dati nang nasangkot ang pulis sa hit and run incident noong 2002. Tiniyak ni Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos na hindi kukonsentihin ng National Police Commission ang maling asal ng mga alagad ng batas. The PNP and Polcom will never tolerate the behaviors that are against the law. We will assure the public that. Ina-assure ko public na talagang bibilisan namin ang proseso nito. Na-cremate na ang labi ni dating PNP Chief Camilo Cascolan sa Taguig nitong Sabado ng hapon. Ito po'y sa kabila ng matinding pagtutol ng mga kapatid ng dating general. Ayon kay Attorney Stephen Cascolan, pamangkin at tumayong legal counsel na magkakapatid na Cascolan, ginigit nilang dapat iotopsiya ang labi para matukoy ang tunay na ikinamatay ng dating general. Pero sa ngayon, inaantay na lang ng pamilya ang resulta ng pagsusuri sa hair samples ni Cascolan na lalabas sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Meron pong stage 4 liver cancer ang pumanaw na general. Nakopo ng Pampanga Giant Lanterns ang unang panalo laban sa Bacoor City Strikers ng Maharlika Pilipinas Basketball League National Finals. Samantala, magtutuos sa kampiyonato na UAAP Season 86 Men's Basketball Finals ang UP Maroons at DLSU Green Archers. Nagpapatrol, Jack
batalyones. Umpisa pa lang, dikdikan na ang laban sa pagitan ng defending champions Ateneo de Manila Blue Eagles at UP Fighting Maroons sa Araneta Coliseum kahapon. Maganda ang simula ng Blue Eagles at nalamangan pa ang UP, pero pagdating sa second half, nagpakita ng magandang depensa ang Fighting Maroons sa pangunguna ni reigning MVP Malik Diouf. Hindi pinaporma ng UP ang Ateneo at tinalo nila sa score na 57-46. We got it going nung third quarter. Had a couple bank shots, you know, from our players, but more than that, you know, they just fought hard and hindi sila bumitaw hanggang dulo. And that's hats off all the players. Makakalaban ng UP sa finals ang De La Salle University Green Archers na tinalo ang National University Bulldogs sa second game, 97-73. Game 1 ng UAAP Men's Basketball Finals sa Miyerkules, Nobyembre 29. Samantala, sa unang laro ng Maharlika Pilipinas Basketball League National Finals, naging mainit ang bakbakan sa pagitan ng Pampanga Giant Lanterns at Bacoor City Strikers. Maganda ang simula ng Pampanga at lumamang sila buong laro sa pangunguna ni Kurt Rayson na umiscore ng 22 points at leading MVP candidate Justin Baltazar na nag-ambag ng 13 puntos at 16 na rebounds. First, yung factor nito, kahit maraming hindi healthy sa mga players, still yung mga iba nag-step up. They did their best pa rin. Sa kalagitnaan ng laban, nagkainitan pa ang ilang players pero hindi nagpatinag ang Pampanga at kinuha ang panalo sa score na 71-57. Sa Martes ang Game 2 sa Pampanga. Jack Batallones, ABS-CBN News. Susunod, Court of Appeals, pinaburan ang petisyon ni dating Senador Laila Dalima kaugnay sa paggamit ng convicted criminals para tumestigo sa kanyang drug case. At ang maagang Pasko sa Malacañang. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Inatasan ng Court of Appeals ang Office of the Ombudsman na imbestigahan ang reklamo ni dating Senador Laila Dalima kaugnay sa paggamit ng mga convicted criminals para tumistigo sa kanyang drug case. Handa naman si dating Justice Secretary at ngayon Solicitor General Menardo Guevara na sumagot sa reklamo. Nagpapatrol, Robert Mann. Ikinatuwa ni dating Senador Laila Dalima ang desisyon ng Court of Appeals sa kanyang petisyon na kumukwestiyon sa pagbibigay ni na dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre at Bernardo Guevara ng state witness status at immunity sa mga convicted criminals sa kanyang kinakaharap na drug case. Una nang ibinasura ng Ombudsman ang criminal at administrative complaint ni Dalima laban kina Aguirre at Guevara. Kinwestiyon ito ni Dalima dahil paglabag umano ito sa witness protection law. Wala umanong imbestigasyong ginawa at hindi man lang pinasagot ang mga inaakusahan. Inapilan niya ang administrative case sa Court of Appeals habang ang criminal aspect ay nasa Korte Suprema. Sa desisyon ng Court of Appeals Special 17th Division noong November 21, pinagbigyan ng petisyon ni Dalima na humihiling na i-review ang desisyon ng Ombudsman na nagbabasura sa kanyang reklamo laban kay Aguirre at Guevara. Ibinasura ng CA ang desisyon ng Ombudsman dahil hindi umano dumaan sa due process kaya't inutusan ng Ombudsman na dinggin muli ang reklamo ni Dalima. Dahil sa desisyon ng Appellate Court, inaasahan ni Dalima na gagawa ang Ombudsman ng full investigation laban kina Aguirre at Guevara. Hindi pa umano nababasa ni Ombudsman Samuel Martires ang desisyon ng Court of Appeals kaya hindi pa siya makapagbigay ng reaksyon. Sabi naman ni Guevara, hihintayin niya ang aksyon ng Ombudsman kaugnay ng desisyon ng CA. Handa naman umano siya kung pasasagutin siya ng Ombudsman. Kinuha rin ng ABS-CBN ang panig ni Aguirre pero wala pa siyang tugon hinggil dito. Robert Mano, ABS-CBN News. Umarangkada na nitong Sabado ang unang joint marine at air cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at Australia sa exclusive economic zone ng bansa. Sa panayam ng teleradyo serbisyo kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., nagkaroon umano ng shadowing
o yung inukutan ng mga Chinese jet fighters at kanilang mga barko ang mga eroplano at sasakyang pandagat ng Pilipinas. Pero naging matagumpay pa rin ang naturang exercise. Sa joint statement ng Minister of Defense ng Australia at Department of National Defense ng Pilipinas, iginiit nila na ang joint exercise ay hindi lamang pagpapakita ng pinalakas na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa, kung hindi pagpapakita rin ng commitment para sa freedom of navigation at overflight na nagsusulong sa international law. Tatagal ang joint exercise hanggang sa November 27. Binuksan muli ng Malacañang ang kanilang pinto sa publiko. Ito'y para sa maagang pagdiriwang ng Pasko kanina. Halos 2,000 bata ang lumahok sa Nationwide Gift Giving Day na ginanap din sa Cebu at Davao. Pinili ang mga bata sa pamamagitan ng DSWD mula sa mga bahay ampunan at iba-ibang barangay. Kagabi naman, pinailawan ang higanteng Christmas tree sa palasyo kasabay ng pagbibigay parangal sa mga nanalo sa parole making contest at nagkaroon pa ng fireworks display. It's a very happy time for us. Siguro masasabi natin ito ay malaking kaibahan sa aming ginagawa ng araw-araw na seryosong trabaho. Ito puro katuwaan, puro saya. We always have a Merry Christmas when the children have a good Christmas. Pagka napapiligiran tayo ng mga bata na ang gugulo, na maiingay, na makukulit, na, pero masaya, yun ang importante. Susunod ang pasiklaban ng mga higanteng parol sa pagpabalik ng TV Patrol Weekend. Nakatanggap ng maagang Pamasko ang mahigit 100 bata mula sa iba-ibang bayan sa probinsya ng Tarlac bilang bahagi ng selebrasyon ng 16th Belenismo nitong Sabado. Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte kasama ang Tarlac Heritage Foundation ang pamamahagi ng gift packs na naglalaman ng Noche Buena products, school supplies at board games. Tulad noong isang taon, muling nag-storytelling si VP Sara sa mga bata. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng edukasyon para sa kinabukasan ng mga bata. Tulungan niyo po kami na ipaintindi at ipaliwanag at araw-araw ulitin, sabihin sa mga bata, sa ating mga estudyante na ang edukasyon ang magpapabago ng kanilang buhay. Ito ang magbibigay ng masagana, matiwasay, masaya at matatag na kinabukasan para sa kanila. Inaabangan na ang pasiklaban ng mga higanteng parol sa San Fernando City sa Pampanga. Espesyal po ang pagdiriwang ngayon taon dahil ito ang 115 taon ng makulay na tradisyon ng pagpapailaw sa mga giant lanterns. Nagpapatrol, Gracie Rutao. Puspusan na ang paghahanda ng 10 barangay na kalahok sa pinakaaabangang ligligang parol o Giant Lantern Festival sa Christmas Capital of the Philippines sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Karamihan sa mga ito ay nasa 60 hanggang 70% complete na, tulad ng entry ng defending champion na Barangay San Juan. Lalagay na lang po kami ng mga Korean decor. Kompleto na po yung bulb nito, total of 13,400. Every bulb po, kukunin ko sa isa't isa. Bawat parol ay may sukat na 20 talampakan. Kasya rito ang nasa 10,000 hanggang 20,000 na pumbilya at 1 kilometrong haba ng electric wires. Mano-mano pa rin ang pagpapaandar gamit ang mga rotor para sa pagpapailaw at pagputitap ng mga kulay. Ngayong taon, 115 years na ang giant lantern making sa Pampanga na sumasalamin sa makulay at maningning na kultura at katangian ng mga Kapampangan. Lumaki ng lumaki yung mga parol na pinoprosesyon nila tuwing Lubenas at naging giant lantern sila. Because they could afford them. Mga Kapampangan ay likas na
mayabang at likas na mataas ang panlasa nila sa aesthetics, sa art. All of those innate qualities of Kapampangan came into play. Malaki at maganda at nakakamangha yung parol ng San Fernando. Gaganapin ang Giant Lantern Festival 2023 sa December 16. Dinudumog naman ng mga namamasyal ang Christmas Village sa Jose Rizal Plaza sa Calamba City, Laguna tuwing gabi. Tampok dito ang giant Christmas tree at ang bilim. Nagliliwanag naman ang City Hall Complex gabi-gabi sa iba-ibang dekorasyong pailaw na puti at asul na sumasagisag ng pag-asa. Sa San Pablo City, nakamamangha rin ang mga Christmas decorations na nagliliwanag sa Rizal Avenue at Plaza na may temang White Christmas. Sa Paseo de San Pablo, tampok ang mga recycled na pamaskong palamuti. Dahil sa magarbong dekorasyon, binansaga ng San Pablo City bilang Christmas capital ng Southern Luzon. Grace Rotao, ABS-CBN News. Wala na, hindi na natin talaga mapipigilan, Sin. Hindi pa pwede i-delay yan habang wala pa yung bonus. Huwag ganon. Hinihintay ko pa naman yung pamasko mo sa akin. Eh wala pa nga ako. Ano ipapamasko ko? Wala nga bonus. Pero ang ganda po ng parol, ano po, suportahan natin yung industriya ng Pampanga, San Fernando specifically, ang gaganda ng parol. Maganda ngayon may time ang mga tao dahil remember, long weekend. Ayun nga, no? Holiday bukas. Holiday nga pala bukas. Pwede kayong sumaglit, malapit lang yan. Kung taga Quezon City kayo. Kung may budget. Kaya lang, kasi medyo may kamahalan na rin po. No? Pero yan na may tatagal, I suppose. Mm-hmm. Diba, haba namang buhay siguro niyan. Pwede pa yung mga tatlong Pasko. Ang gawang Pampanga na parol ay quality parol. Kaya sabi mo nga, marami kahit OFW, yes. talagang dinadayo yes. para dalhin sa ibang bansa. Binibili ng mga kababayan natin from abroad. Ay, sige, mabuhay ang mga taga-Pampanga. Yeah. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Zen Hernandez. 29 days na lang. Pasko na, wala na isang buwan, no? Ako po si Alvin El Chico. Dito kami, naglilingkod para sa inyo saan man sa mundo. Bakit pa iba-iba?